happy Sunday. So, papunta kami sa church at maganda ngayon kasi ang maglilid ng victory, ang maglilid ng worship namin is Victory Worship. Ayun, ano talaga sila sa... Parang silang mala Hillsong. Oo, sa BG. Parang Hillsong sila ng Victory. Ay, ano daw, ano, doon tayo sa likod. Oh no. Why did they close it? Kasi may church kanina siguro or later again. Tapos dito, ayun, sakto lang naman yung alis namin. And then, sobrang excited ako kasi ngayon ko lang ulit sila ma. Parang mga, may mga bago rin sa kanila, ng mga Victory Worship. No? Yeah. Mama, is that close? Because of the church there. Yun. Yeah. Tapos, yun lang naman, guys. And nakatulog naman ako ng dire-diretso. Pero kami ni Hugo, parang 1 a.m. na kasi siya pero na umidlip. Umidlip siya, pero... Oo nga. Tapos, hindi naman nang gising si... Buddy. So, nagiging familiar na siya. Nagiging familiar na siya for ilang days na ba siya? Baka kaya? Mamaya, pumunta siya doon sa party area niya. Hindi lang shumut kasi siguro antok-antok, grogi. Tapos, madilim. Pero no? Kung doon mo banda nakita yung ihi niya, baka doon talaga siya pumunta. Yeah. Maybe. Oo, no? Ayun. Kailangan pa ng training pero nakakatuwa kapon. First try namin. Nasa TikTok ko yun. Okay naman siya. So, kailangan talaga ng tiyaga for ano. Si Daddy naman, matiyaga naman yan sa pagtatrain ng aso. So, check natin sa mga ilang days. Sabi namin kasi, although kailangan din silang i-discipline, i-cage, kaya lang sabi ko, hindi din advisable na mag-cage kami sa condo kasi hindi naman ganun kalaki yung space namin doon. Tapos, ilang months silang gagamitin or ilang months. Ang bilis lumaki. Nakita namin sa TikTok yung progress ng mga golden retrievers. Grabe. Ay, 8 months pa lang. Super. 6 months to 8 months. Ang laki-laki na nila. Grabe. Pero, excited ako kasi talaga yun yung mga gusto kong dog. Dati kasi, diba, sabi ko mga sinasabi sa inyo, pangarap lang talaga yung magka-beagle. So, okay lang sa akin. Pero kung ako talaga, yun, golden retriever tsaka labrador. Ayun. Minimum. Parang ano kasi, parang nagdadalawang isip kami na parang mag-spend kami ng 25,000 for that. Nang medyo that time, parang medyo nag-aalangan pa kami gumasa sa aso ng mga 25 pataas. Pero, ayun, since Hugo nga gusto, usually kasi ganun daw yung ano, presyuhan ng mga golden retrievers, 20,000 pataas. Pero yung iba daw, medyo mura pa yung before, pero ngayon sobrang mahal na. May 18 pa nga dati. May 18 pa daw, yung mga natanungan namin. Pero yung mga natanungan namin sa BGC, since madalian din nila. GR trainers na. Oo, mga binili talaga nila. Is na ganun daw nag-range, pero iba sinuwerte ng 20,000 lang siya kasi kailangan na ibenta. So, ganun talaga yung presyuhan niya. Pero, swerte yan talaga na makakita ka talaga ngayon ng mga 15,000. Pero, wala. Kami, medyo mataas pa kami doon. Pero ngayon, hindi na talaga. Ano na, inflation, ma'am. Yes. Tsaka yung, ano. Mga food nila. Oo, pero sa amin, kahit nagbayad kami ng mga 20, ganyan, 20 plus, ganyan. Okay na rin na, ano, okay na rin na, kasi ang daming freebies. Dami kasi siyang freebies, kaya okay na. So, parang yung meal niya, no? Ilang weeks yung na supply niya. Yung meal niya, parang oo, murder pa nga ako. Nagkamali ako kasi hindi ko masyadong naintindihan yung sinabi ni Daddy. Akala ko, ipapatry pa lang namin yung gatong brand. Yung pala yun na pinakain niya, yung Awuzie. Awuzie. Check ko nga yung pag-pronounce ng Awuzie. At check yung pag-pronounce nun. Tapos, Awuzie. Yun nga, number 1 kilo lang in order ko. At pala dinamihan ko na hindi ko alam na yun na pala yung food niya. Pero okay naman kasi yung pupu niya dun. So, mga checkpoints ito ang dami. So, later na lang guys, have it. Ayan. Checkpoint. Checkpoint. Ang kawawa, hirap nung ganyan. Oh. Parang wala pa silang helmet. Oh, may anak pa. Hala, may bata pa. Yeah. Guys, tapos na. After nito, pupunta kami ng Ong Pin. Ayun. Kasi mamaya ko na lang babasabihin sa inyo kung bakit. Ayun lang. So, wala lang. Talaga maraming bagay na kailangan maging thankful tayo sa lahat ng bagay. Kahit na yung mga struggles, etc. Diba? Maging thankful talaga. At ma-appreciate natin yung buhay natin. Meron na ako, diba? Ah, kami. Sige, wait. How many? Four? Okay, I'll buy 10. So, doon niya yan. Ikaw, Daddy? Sa'yo, ano sa'yo? Yan din, tsaka ito. Ito.
Di ba meron yung ganyan, yung isang klase, yung nuts, yung wala something? Wala Fudge. Tawag dito, nag food court kami, ang saya ko kasi kumain ako ng lain, tsaka dinuguan. Sobrang the best feeling ever na kain ako ng dinuguan. Sobrang gutom na wala yung face mask. Nahulog na pala yung face mask ko. Lumiit na rin yung munchkins nila, daddy. What? Lumiit na rin yung munchkins. Gano'n ba ito? Grabe ang inflation. At yung 10 piso, 12 na sila. I want Choco butter nut. I bought 4. 4 for you, 6 for me. So, ayan guys. Pupunta na kami ng Ong Pin. Dahil pinapahanap ako ng birthday gift ni mama sa akin. Ayan. Necklace. Thank you so much, ma. Wala lang. Sobrang feeling blessed lang ako na kaunti-unti nakakapag-collect na rin ako ng mga real golds na. Pero okay lang naman mag-start, di ba, dad? Okay lang mag-start sa hindi naman kung ano lang yung budget mo. Pero pero may darating din yung time na, Hugo, na makakapagpaunti-unti, makakapundar tayo ng mga real golds din, di ba? Yeah, so wala lang. Masaya lang ako. Yeah, I saw him, but it's dirty. Yan, nila lang. Kakatuwa lang. Ganun yung... Kaka-stress yung parking dito. Wala pa nagturo sa akin mag-drive. Mali yung binayaran ko. Pasok. Grabe ka bang kaba ako? Oh, ano na? Oops! Oh, di ba? Ang galing niya. 102 guys. Masa-stress ka muna sa 102. Napakahusay! Magbabayad kami ng 100 na stress ka! Ha? Atras ba? Atras ba? Sa, pwede ba magbayad ako ng 300? Wala akong stress. Dito 100 lang. Hard is daddy a good driver? Tell them, what can you say about daddy? Tell them. Ganito na lang. It's so hard ride. Ganito na lang. Wait Bus. Lang. Mga ina ba magbabayad? Mamaya na lang. Ah, sige. Ha? Okay, sige. Sa amin, sir. Mawa ko naman. Pagbalik na lang, wala akong bariyate. Pagbalik ko. Tumatakbo lang kami sa kami, mami. Ha? Iba pala yung parking dito tsaka tip sa kanila. Pero grabe, sobrang ganun. Tignan nyo, nag-parallel parking si daddy. Tignan nyo. Kung walang assistance nila, mahihirapan ka na dito. Kasi tignan nyo, ang liit lang. Mukhang malapad dito sa personal. Isang kotse lang. Ma'am, dala mo pick up. Isang kotse lang. Hindi kakayanin dito. Hi guys, dito na kami ngayon sa S. Maison. Magko-coffee muna kami, and then after that, wala, maglalaro lang si Hugo kasi tomorrow back to online class na naman sila. So, grabe na mumula yung dito kong kate-kate. Kasi nga sa weather, ganyan talaga yung skin ko kapag umiinit, lumalamig ng sobrang depende. Pero most of the time, kumakate siya, allergies talaga. Anyway, pupunsan tayo, Starbucks muna. Ano ba? So, wala kaming choice kasi sobrang daming tao sa Starbucks sa S. Maison. Natamad kaming mag-baywalk sa may seaside. Ang dami ring tao na sa mainit. So, dito ulit kami sa dati. Pupunta lang kami ng IKEA kasi doon na lang kami magkakape dahil punong-puno yung mga kape sa S. Maison. So, this lakad na rin. Level 2 daw yung IKEA. Ayan. Wala eh. Sarap sana sa Starbucks din, pero ang daming tao pag Sunday, kahit sa labas nila, ang daming mga tao doon, wala kang maupuan. Tapos mainit yung buga ng hangin ngayon, sobrang init. Kung ano yung nilamig niya kahapon na tag-ulan ngayon naman, sobrang intense naman yung init. Ay, nakaganto pa naman ako kasi kayo na sa church, ang lamig-lamig. Tapos paglabas mo maghapon, ganito ka, Jeanette, grabe. Pero, ganun talaga. Ay, yardstick coffee. Gusto mo matry, dad? Ha? Finally, ano to?
Manila natin. Yung bestseller? Yan guys, ito yung Manila nila. May with pineapple daw. And then ito mocha. Bago to. Pero halos dito sold out. Come on, you sit with me. Sit beside me. Ayan, bibili muna kami ng gatas ni Buddy. Para dalawahin ko na kasi mahal sa mahal din sa amin. I think the other side. Ayun, buy one take one sila. Ayoko na magpadala sa mga buy one take one na hindi naman kailangan. Sabi sa TikTok, di ba? Para mas makatipid daw sa buhay. Kulit nitong batang to eh. Mm-mm, di ba? You go. Ah, naalala. Oo nga, Daddy. No, nagko-commit kami lagi ni Daddy. Tas, ay, parang kalokohan. Untag pa ako doon. Dito yun na. Ay, sa likod. Ay, ba't alina tayo? Naalala ko to kasi, di ba dahil pa nag-commit tayo before, lagi tayo nandito. Every Saturday. Kumain ako dyan, di ba yung noodles? Sa mga bago naming viewers, guys, wala pa kaming kotse. Nagsisimula pa lang kami ni Daddy, sudyante kami. Niraraos lang namin yung lithium battery ng camera ko, pero mahilig na talaga kayo mag-picture-picture. Lagi pa kami interno. Tapos nag-commit lang talaga kami. Nag-van kami pa uwi. Yes? What do you think Maria looks like? Sino si ate? No? Wait, what are you asking? So, nakakatuwang balikan lang yung mga memories na gano'n na parang kailan lang. Kaya don't lose hope talaga sa mga bala sisimula lang kasi hindi nyo alam yung magiging buhay nyo. Basta may sipag at syaga lang kayo at mabuti yung puso nyo guys. Ayun lang. Wala daw silang fresh milk dito. Puro gano'n. Hindi ko alam kung iyang kay Buddy yan. So, anyway, let's check something else. Ito, maganda kapag ilalabasan natin siya. Bili tayo nito. Ano pa nga ito eh? Look na, help soothe and reduce anxiety. Ano pa nga? Yay, already has that. nakabili na ako sa Shopee eh. With the bow tie, right? Nakabili na ako ng metal sa Shopee. Oh no, he's so big. That's for the cats. For the cats? Because after yeah, they kaloka ka. Right? Oh yeah, they stay up, right? Yep. Guys, 1 year old though. 1 year old. Ganyan na si Buddy. Nakapag-chika na kami dito. Hello. Kaya ko ba na? Kuya daw! Excited na yung anak namin, no? Kiss mo lang, no? Why? Why do I look like American? What? Why do you say that? That I look like American? Why? Why? Look, because you're thin. Because I'm thin? Really? Payat na payat siya sa akin. Ah, okay. Ay, grabe na. Excited na akong lumaki talaga si Buddy. Sobrang excited na ako. Here you go. It's 6 o'clock now, Daddy. You go. You only have 30 minutes, ha? 30 minutes muna siya maglalaro. So, kasi wala na gabi na. Late na rin kasi kami, diba? So, ayun. Hi, guys. Pauwi na kami. Dadaan muna kami kila mama kasi iniwan namin na si Buddy. So, grabe. Sobrang excited na ako. Lang nakita ko yung alalaki ng mga golden retriever. Sobra excited ako talaga. Can't wait. Is that a puppy store? No, it's not. You like big dogs, huh? Sobra. I like big dogs. It's just perfect. Let's go now. Buddy's... Ay, nako. Buddy's crying. Sabi ko, umiyak kasi Buddy. Pero enjoy naman siya doon kasi may kalaro siya. Pero ayun, di bale. Konting tiis na lang, lalaki na siya. And grabe mga food na raw, ganun talaga. Nakakatuwa, nakakatuwa lang. Hindi ko ina-expect na matutupad yung pangarap ko bago ako mag-33rd birthday. Hindi ko ina-expect na magkakantinig kami ng dog. What? Ha? That was like, I was giving you like that before.
remember? Yeah. You were here, you go. You go. Hindi, wala kasi. Remember, you was here, I was carrying you. You forgot. Akala niya. Ayun guys, grabe, apat na videos yung i-edit ko. Siguro tomorrow na lang, ano ba yan? Online class pa naman si Hugo, pero very boom boom. Nagawin ko ng paraan. Matapos. Or kung makauwi kami ng maaga later, makapag-edit ako kahit dalawang videos lang. Para konti na lang gagawin ko, tapos mag-film ako ng mga videos tomorrow. Pero mag-celebrate muna ako ng birthday ko sa Tuesday. Afternoon, kahit-kahit na ulit. Ay, but thank you so much pala sa mga umorder ditong week na to. Bale, tomorrow yung shipping. Sa mga hindi pa po nakakalam ng business ko, kaya rin kay Bedebe Santos, i-follow nyo na lang po ako sa aking Facebook page. And Marnita, nasa ano naman? Nasa description box naman lahat ng kailangan, ano mga info ko mo or social media accounts ko. So, ayun. Siguro si Hugo doon na lang siya kumain kila mama kasi salmon belly yung ulam ni mama. Para at least makapag... Kasi ito, kanina kahapon, nag-fast food siya tsaka kanina. So, sabi ko, doon lang siya mag-dinner, salmon belly. Kung meron pa naman siyang donut dito. Pero ako parang busog pa ako. Pero in fairness, masarap ng kape na may pineapple. May slush na pineapple. In fairness naman. Pero, yun nga lang, parang pag first timer mo, saka coffee na yun. Imbis na mararelax ka, masistress ka kasi halos lahat sold out na. Tapos hindi align. Tapos hindi sila align. Meron daw. Sa cashier, hindi nila alam. Meron. Wala na daw. Tapos sabi ng sa kitchen, meron daw. Oo. Tapos yung sabi ng cashier, wala na. Wala tapos na. Nung sabi ko sa cashier, sabi ng kitchen, meron daw. So, pinag-firm niya, ay wala ko, wala. Diba? Ang weird. So, parang pag first timer ka, parang ang bad na na expression mo sa ganun. O kaya, diba? O kaya, ha? Sa impresa. Ah, impresa. Parang pag first timer visitor ka or first time mo magta-try, parang impression mo parang uulit ka pa ba dito? Tapos parang wala silang ka-customer. Tapos parang wala rin silang ka-customer, customer service doon na parang... Customer experience. O kaya minsan sabi nila, ay pasensya na po talaga kasi po ganito, ganyan. Wala, as in parang... Ikaw po, parang sila pa, ikaw po magpo-please na parang ah, okay, parang wala kang ma-expect sa kanila na anything na okay, dahil siguro iba talaga yung skills kapag may customer service ka sa alam mo lang na trabaho lang eh. Iba yung pag may extra mile ka talaga na gusto mo na ikaw talaga yung na may skills ka sa customer service. Parang hindi naman sa nag-expect tayo, pero sa dami nating na-experience, syempre seller din naman tayo, di ba? Oo, yung customer service, no? Customer experience. Tsaka yung customer service nila at customer experience talaga. Parang katulad niya, parang ako mag-hesitate na akong bumalik. Una-una pa rin sila welcome, yung sa kahera pa lang, no? Customer experience, hindi siya dahil lang sa kape lang eh. Yes, overall, correct, overall. Correct. From the time that you enter, the vibe of the yes. place, the way the staff greets you and accommodates you. Yung kahera wala talaga. No, basta. Kasi minsan, di ba kasi minsan, dad, hindi naman masarap yung coffee, pero masabi mo na, okay, hindi masarap kasi maganda naman yung customer service nila eh. O okay, yung sasabihin natin, magaling customer service nila, itry na lang natin yung ibang kape nila, di ba? Pero paano, yung Starbucks, di ba? Misan, ano na, yung kape nila, di ba? Misan, di na ganun. Wala, oo. Quality, misan, iba-iba. Wala na sa standards, pero yung customer experience nila. Yes, correct. Katulad, pero di ba, dad? Pero tama ba ako, if ever na maganda yung customer service nila, kapag babalik tayo doon, sabihin natin na okay lang kung hindi ganun ka, nagbukin ng coffee, pero try naman natin yung ibang coffee nila, di ba? Pero wala tayong bad impression. Oh, yun na, sa bagay. Okay, hindi naman masarap, pero buhi-buhi naman. Try nyo na lang pumunta doon, mapapansin nyo talaga na kahit mag-greet or what, depende kasi ba yung sa coffee shop, sabi niya, daddy, anong edge mo, pare-pareho na kayong kape dyan. So, ano yung magiging edge mo sa mga ibang competitors mo? Lalo pa para sa nag-startup? Oo, lalo na. Oo, yun nga eh. Sabi nga, di ba? Oo. For startups, just like that yardstick, di ba? Excellent customer experience will be your edge for business longevity. O, di ba? May natutunan na kayo dito about sa business. Hanggang dyan lang muna sa mga susunod na ano. Aray ko. Nakakaano na kayo ha? Nakakaroon na kayo ng idea. Pero iba naman yung nagagaya. Pag tayong manggaya, ano lang din tayo. Dapat may sarili din tayong style sa business. Hindi lang syempre gagayahin natin yung mga style ng mga ibang business. Kasi iba-iba naman tayo na approach. Iba-iba tayong customer. So, iba-iba. Mom, yes po. Kaya tiguto ay pumat and buy gummies. Maybe tomorrow let's go to 7-Eleven instead. Let's buy gummies. Okay? Okay. So, yun lang.
So, okay na kanya naman discarded talaga lahat sa mga business. Depende lang sa'yo kung ano yung magiging age mo. Pero, mas maganda yung original ka. May originality naman tayo, guys. Huwag naman tayong halatang, diba? Huwag naman tayong manggaya. Kasi halata rin naman yun. True. Na parang ngayon mo lang nakita, parang yung pag, lalo na pagkilala mo isang tao, tapos nakita mo na parang hindi naman siya ganun yung approach niya before. Magtataka ka na, bakit yung ginawa mo? Alam mo naman yun, hindi ko kailangan, medyo, ano. Yun, hindi sustainable yun. Yes. Kasi kapag... Maaari ka nilang gayahin, pero it won't be sustainable. There you, daddy. Oo, oh, yeah. It won't be sustainable, trust Totoo. Me. Kasi iba talaga kasi yung... sa heart yun, eh. Ikaw, iba talaga you're just doing it, you know, just for the... Kanan-kanan, here. Just for the sake, you know. Correct, correct. Ako naniniwala ako dyan. Tsaka, kapag gusto mo may skills ka talaga, gusto mong ginagawa mo, ano eh, pang ano siya eh. I mean, consistent ka rin, diba? Yun. Tsaka, mafe-feel mo naman yun. Tsaka, sa akin ngayon, dati naiinis ako pag may, pero ngayon, naisip ko na lang na, pala na lang. Alam naman natin totoo, diba? Kahit magpa, ano tayo, mag, tawag dito, ipagtakpan natin na, ay hindi, hindi naman eh. Kahit i-deny yan, hindi na ako, naku, alam naman sa isa't isa, hindi natin maluloko. Diba? Tsaka sa business, naniniwala ko na ang wide ng market, hindi kailangan ng masyado nating seryosohin yung maging mga competitors natin. Kasi unang-una, iba-iba tayo ng market, iba-iba tayo ng style, iba-iba tayo ng may originality talaga. So, naniniwala ako dyan. Diba? Ay, nako. But anyway, yun lang naman. Sa may tuturuan kayo kahit na ganito, simple, ano, kahit madilim, pasensya na kasi madilim talaga dito. So, yun lang guys, and siguro I'll end this vlog na kasi later mabibusy na ako dahil may aasikasuhin akong bata, papakainin, maasikasuhin pang aso sa house. Tulungan kami ni daddy, pero siya may most of the time. So, guys. Ako talaga kay Hugo, yes. But he's already crying. Yeah. Already. Yeah, that's why we need to go in home early. In Wawa's house. So, yeah. So that time... That's so that you won't be in a hurry to post the vlog. Yeah, bye. Bye. Hala, Maro, talaga? Hugo, can you get him? I'm gonna prepare his food. Can you put him in the inside the room, Hugo? Put Scout inside the room. Hindi pa rin nakain yan eh, kasi hindi pinapakain na lang dyan din yan eh. Kami. Pero taba-taba na niya eh, kaya huwag siya kung ano. Kami. Ay, miss this boy. I miss this baby. I know. Stop. Stop! Tsaka ito nakakatuwa, marunong siya mag-stop. Sino? Hindi kumain? Hindi, pinakain ko. Hindi ko alam, lumabas pala to. Pagtingin ko siya na kumakain, kaya pala nag-gunner. Ah! Kumain. Hala! Kaya pala hungry boy na. Oo, careful. If he becomes big, he'll be a size of a chair. For sure. Jesus! Ay, nangihingi na, no, marunong na. Inaiwan namin yung cup kanina. Kaya nga, tinansyan ko lang. Ay, tignan mo siya. Jesus, excited yan, no? Ay, marunong na humingi. Ma'am, meron pa konti. Ubusin mo na. Ah, pambukas na lang. Ah, sige, pambukas. Oh, nangihingi na, daddy! Ay, dagdagan mo, hindi daw kumain kanina. Sino kumain ng food niya? Si Scott? Ay, pakain, dagdagan mo pa. Hindi daw nakakain eh. Eh, last milk mo na yun. Ayan, sige. Alam mo. Hindi naman yan sila. Parang amo ka na rin niya sa gusto natin sa'yo ah. Kaya nga alam na rin, next time eh. Buddy, we're going to grandma's house. Ayan, sarin niya naman niya yan. Buddy, we're going to grandma's house. Look at him. Maingay pala siya, dad, pag may kalawag. Hanggang ganyan lang sila, ha? Ganyan lang. Oh boy! Where are they? Pagdapit ko niya, hindi naman nag-away na yan. Okay, dito! Buddy! Papatulan siya niya, no? Patulan niya naman. Itigil naman.
Tumitigil na yung akin din naman. Tumitigil naman sila, ma. Oo, oh, ganyan lang sila. Okay. Kapag naaway, tigil naman. Nilalaro lang talaga siya ni Buddy. Oh. 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 Maliit lang. Ay, get. Ay! Huwag niya sasaktan ko isa. Ang get-get-get! Ganyan sila. Uy, baka magkapikunan naman, ma. Hindi, ganyan talaga yan. Ha? Pero ewan ni Buddy, ganyan na ginagawa. Ay, baka naman, ano yan? Ay, ganyan nga yung akin. Ang tapang ni Scott. Oo, alam niyo. Sabi ni Scott. Nag-aamoy-amoy na, alam na kung saan na pupunta. Pinapas nyo na. Dadapating ko na yan, ma. Parang dito ako na makin. Kaya pala na. Pikun niya nga akin din naman. Kaya ipin lang pala, liit ng ipin mo, ang laki ng tataba niya. Yung sa likod niya, sa ibabaw siya, ano, dahil sa likod niya.